Kalau inside pressure is very bad for health. Lalu magatau. Bagmo ko stress. Dapat sabi mo, sige. Magta-taxi na sana ako papunta doon. Sa car hold up? Puso na yung binabaril ngayon. Di ba yun yung question ko sa'yo? May baril ba si daddy? Punta ako sa bahay niya. Pagtanong, can I bring her date? Barilin nila ako. Happy birthday to Garly Magtalang. Tama, di ba? Sobrang magaling. You're a good actor, Bajit. Keep a... the love alive and God bless. God bless good you. Actor ba ako? Oo. Sige, gayahin mo naman si... Sino ba mga pinapanood mo? Sino? Sino ba mga pinapanood mo? Sino? Si Hungry Syrian. Wag mo na. Hello mga tao. Hello mga tao. Dito kami. Dito, ganyan siya lagi. Dito kami. I'm not bashing or something ha. Kasi, siyempre, iba-iba yung pronunciation natin. Ako, pag sabi ko, di ba, doon na araw sa spaghetti ba yun? Di ba, iba yung pronunciation ko kasi galing ko sa ibang language. Siya galing sa ibang language. So, meron konti touch of parang, hello mga tao. Dito na kami sa Boracay. Kita ko sa inyo. Ganun sa eh. So, sorry ah, sorry. It's just gusto niya. Pag may kasalanan siya, yung kasalanan wala ako. Nakakatawa kasi pag copy-copy mo, ang galing mo. Sige pa. Yun na yung gawa ko eh. Sige pa, sino pa yung mga ayoko, Sara. Mamaya galit sila. Hindi sila magagalit. Ayoko, ayoko, ayoko. Ano ba naman si Banning KJ naman na ito eh. Isang Indian sayang national. Sayang guys, ako lang si nakakarinig. KGM, ha? Sino ba yun? Isang Indian national, huli sa bansa na Pilipinas. Sino yun? Nakaw ng mulunggay. Sino? Si KGML, ano yung pangalan niya? KMJS? Oo, ganyan siya, diba salita? Sa GMA, sa GMA sambang salita ganyan. Babae isang Indian, babae, isang Indian national. Newscaster naman yun. Something, oo. Sino pa? Sige pa. Okay, sabi ni Ganero Sanchez. Sanchez? Parang relative ni Romel? Sanchez. Ako una manood si Baljit. Akala ko hindi mabait pero magsalita ng Tagalog mabait pala ta super mabait. Sana walang magbabago. Guwapo, mabait. Wow! Guwapo, mabait. Alam niyo? Magaling magdamit. Ay, wow! From birth. Joke lang, hindi ako mabait, ha? Hindi ba? Mabait ka naman. Makulit lang. Move on na, parang sayo-sayo mo. Sanay na sanay talaga ni Ate Sara sa Indian food. I don't know. Siya yung pinakamadaming kain. Pero malaki. Ako yung pinakamalaki. Hindi ko alam what's happening. Diba kahapon nag-date kami ng ano? Timba ko kanina, naka 700 grams na dagdag. Dagdag ba? Oo. Parang nakatingin sa akin, ang sama na tingin. Isang araw lang? O, dalawa araw. O, sige. Dalawa araw. How come 700 grams? Ano ba yan? Puro yung kain ko dito na tambak na siya, hindi na ang gilaw? Paano? Hindi ko alam anong klase na yung... Mabilis kasi silang lumaki eh. Saka magiging daddy gourmet ka na. Ha? Sige. Okay lang. Yes sir, Bunny, maganda yung ginawa mo dahil mo yung tu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 . Basahin mo nang maayos, yan yung problema. Kasi mahaba, ikaw basa mo. Hindi. Sara. Next time, malitin mo na short in short ha. Yes, sir, Bunny. Maganda yung ginawa mo dahil yung totoong ginawa mo para hindi mahirap si Nurse Sara. Just a culture niyo, ganda ng ginawa, step by step ginawa mo. I appreciate you. Kasi for me, yun yung dati sa nabi ko, diba? Hindi ko kaya na sabi kay parents, I'm dating this girl. Madami parang isip nila, ano ba, malandi ba ako or I'm playing with the girls. So, noong time, isip ko, anong tama step, diba? Kasi dati,
na gusto ko isang babae. Pero first move ko was siguro hindi ko introduce maayos ako our culture or something. First date pa lang na ganun na. That was not date. Diba yung sinabi ko sa'yo? Hmm. Yung parang dahil sa understanding or culture, hindi naman lapit. Hmm. Diba? Hmm. So yun yung isip ko dapat this time I should work on una-una ko nakita yung ano ba yung totoo. Diba? Hmm. Diba? Wag mo ko stress. Dapat sabi mo, sige. Nag-pressure ako kung ganyan ka. Hindi ko alam kung happy ka ba or hindi. Gusto ko yung medyo nag-iisip ka. Jeez, kinakabahan ka pa sa sabihin mo. Ha? Kaya nga, dapat sabihin mo it's okay para hindi ako feel pressure inside. Alam mo, inside pressure is very bad for health. Talaga naman. Alam niyo ba? Ano, no? Sige na, go na. Kanina din sa gym, una gusto niya, punta ka na gym, tas late ako. San ka? Hindi ka nasagot. Bakit hindi ka sagot? Oh. Ah, kasi 2 hours ka doon. Hindi 2 hours. Nasa baba ako. 2 hours. Ay, put. Ha? Pagan ko siya. Parang 3 times. Akala ko na hold up ka na doon. Magta-taxi na sana ako papunta doon. Sa car hold up? Ha? Siyempre, puso na yung binabaril ngayon. You cannot live without me. Siyempre. Sobrang take care. Siyempre, asawa. Or ano doubt ko? Lang. Yun, no? Totoo. Hindi. Kasi uso yung binabaril ngayon, guys. May ginawa ka ba doon? Gym, siyempre. Ha? Gym. Kasi mostly 1 hour ka lang. Tingin mo, anong araw ngayon? Thursday, diba? Ha? Oh, kaya 2 hours. Hindi, kasi ito. Kung punta ako aga, mga 3:30 ganun, diba? Konti lang tao. Pag mga 4, after 4 na, 4:30, 5, talaga? Dami tambak yung tao doon. Ba't di mo sinagot yung first and second call ko? Isang call lang, ikaw? Hindi, tignan mo yung logs. First tawag nag-ring, yung pangalawa. Hindi ring. Oo. Parang akala ko na wala na yung cellphone mo. Hindi, wala-walang ganun. I'm very safe. Don't buti worry. Buti na yung pangatlo. Kahit hindi ako balik 3 hours, wag mo punta sa taxi. Yung pangatlo, sinagot na niya. Or kung so, gusto mo, sama ka. Nung sinagot na niya, okay, buhay pa siya. I'm ready. Elsa Bernardo. Talaga, Sir Bani, mahirap talaga kasi ang Pinoy court stage na dumalaw kay may red roses na bigay. Hanggat hindi kayo kasal, maganda at pinatikim mo na Indian food bagong kayo mag-asawa. Mahirap ng culture na India kay si America culture. Parang Philippines, kasi colonized by Spanish, diba? Spanish din medyo parang American. So, yung behavior nila nasa Filipino na already. Yung mas open-minded, diba? Sa amin, colonized din by Americans, pero na England. Mm. Pero hindi na easily even yung culture noon time. They stay in their culture. Yep, yung pananamit, mga ritual. Oo. Pero ngayon, medyo malibag na. Yes. Depende sa family. Tas yung courting in Philippines, kung totoo yan ha, sabi niyo kung totoo yan. Mm. When she said me, court me first. I go to computer and search. Sabi niya, you have to visit her bahay. Mm. Bahay niyo. Yung saan yung tira yung parents mo tas ikaw. Mm. Then you ask her parents to bring her to date. Mm. Yun yung dati. Sulat niya sa Google. Sabi ko, if in India ha, gusto ko ito babae. Tas punta ako sa bahay niya, pagtanong, can I bring her date? Barilin nila ako. Uh-uh. Sabi ko, ay, totoo ba yan? Baka barilin niya yun. Di ba yun yung question ko sa'yo? May baril ba si daddy mo? Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi sulat sa Google, punta ka sa bahay niya, tas tanong mo, can I bring your daughter on date? Hindi ko kaya, I cannot.
punta ka sa date or no, hindi ko punta sa bahay. Sabi kasi niya, hindi, dito na ako. May experience ka din sa India, di ba? Oh, yun, di ba? Napunta ako sa bahay ng girlfriend ko dun na ano, ganon. Sabi niya, patay kita, inaalis ka dito. Ganon. Now, konti okay, dati, if they know that you try to court her, di ba? If you are trying to court, marriage na. Kahit gusto niya, kahit hindi. Yung babae, marriage. Yung lalaki, minsan patay. Or nag-service sila. Alam na service. Mm. Yun yung service nila, maayos. Si Angel nila yung lalaki. Yes, diba? Next step, sabi, brings, cook something and bring to her house para sa family. Sabi ko, gusto ko ba court sa kanya or gusto ko din yung court na ang kanya, parang buo family. So, hindi ko naman nahirapan, sige, asan niyo? Hindi ko hirapan sa step na dito. Sa kaya family, na kami. Kasi dad niya nasa Canada, si mami malayo, dito siya sa tira. So, gusto niya sa province. Yes, so that's why it was smooth. Hindi ko kailangan, pero pa, lagay dun, kailangan na court na, sige, next step was, go to her home, help her mommy and para sa cooking. Sabi ko, yan yung traditional courting. Yes. Tanong ko, sabi niya nasa province, malayo, sabi ko, ay, thank God, save na dito yan. Kaya magagawin mo ba yun? Naluto sa bahay. Ngayon, I can cook, walang problema, whatever. Kahit sabi niya, linis mo si Yer, kaya ko na yun. Walang problema, yes. Una, bago magkasal, hindi ko kaya, whatever sabi niya, hindi ko kaya na harap kahit. Diba? Bago magmalaman na yung nanay niya, sabi niya, sige, province tayo. O, anong gawa mo? Ano sabi mo? Sabihin mo, wala ka na. Sabi niya, sige, uwi na tayo, tapos sabihin mo kay mami and yung family na that gusto mo ako. Sabi ko, sige, okay lang. Nauwi ako, naisip ko, babalik that ba ako? That time, parang gusto mong isama din si Ate Emily ba? Or si Ate Perla? Oh, gusto ko someone kasama para if ever nangyari, they can save me. Sabi niya, tayo na lang. Sabi ko, kaso that time, okay. Syempre may mga family sila. E malayo yung province namin. Sabi ko, sige, go. Si Ate Perla and Ate Emily, sila yung mga close. On that, parang Filipino family na ni Balji that time. So, tapos, sabi ko, pwede ba sila sama? Pamamanikan, taon ba dun? Sabi niya, hindi. Sabi niya, tayo na lang para introduce kita kasi meron dun, Paano ba naging tayo? Hindi kasi siya nagtanong, tayo na ba? Will you be my girlfriend? Walang ganun. Parang, sa amin, kasi if you are konti interested, tayo na. Nung wala na playing na. MUM yun, na-develop na. Kami na, pero wala. Punta kami sa bahay niya, di ba? Walang formality na, yes. Diretso pa. Alam mo, first time kong magdala ng lalaki inside bahay. Pero sabi mo ba, from your mouth or tindihan nila yan, did you said to your mom or hindi na? That yung gusto ko ito lalaki or something? Actually, alam naman na nila. Hindi mo sabi? Hindi ako. Totoo? Hindi. Ha? Wala. Kala ko sabi ka, brave ka. O, kita niya siya din na takot. Hindi, kasi sinabi ko na kasama kita, pupunta kami dyan. Oh, pero sinong kasama kita? Sige. Ikaw. Sino ako? Ay, ang dami mong question. Kita niyo sarili, hindi sagot. Sabihin mo. Alin? Paano sila malaman na boyfriend ako? Kasi sa family namin, sinabi ko na, di ba? Sabihin ko sa sister. Yung sister magsasabi sa ganito. Alam niyo na, it was sobrang mahirap. Una, sabi niya sa sister, sino sinabi niya? Sister ang chismosa sa auntie. Auntie, chismosa sa lahat. Ayan. Ganyan yung malaman yung family niya. Ganun. Hindi niya din kaya na sabi diretso. Oo. Sige, ano sabi ni mami pag doon tayo? Ano sabi niya? Happy naman siya na nagtatagalog ka. Parang mabait ka daw naman. Ah, okay. Kasi that time, parang naisip nila, nagbububog ka ba? Parang, I remember ko yung brother niya, tanong niya kung babae ba ako? Kung bubog ba? Diba? Eh, nung namit niya si Bajit, the way siya magtagalog, nakakatawa. Kaya tawang-tawa yung nanay ko sa kanya. Oh. Every time may sasabihin siya, tumatawa lang siya. Ganon kami, ganon.
Okay lang yun. I salute yung, hindi, I salute yung Filipino na gagawa ito, dala rose, dala chocolates, dala... Mga Filipinong bolero, yes. Ganyan. Yun na. I salute yung lalaki kung kaya mo yan, ha? Hindi mo kaya? Hindi ko kaya. Hindi ka, nagbibigay ka naman dati? Na? Mga sweets. Chocolates. Pero flowers. Kailan bigay ko flower? Then chocolate din, hindi ko bigay na ganito. Babae para sa'yo. Kailan ba bigay ganyan? Never. O, diba? Yun, ganyan diba? Lang, yan. Pero nag-expect ako kay Bajit na ganun kasana din. O, yung ganyan ko, ganyan. Oh, ganyan. Something sweet. Expect mo. Susurprise mo naman ako kahit minsan, ganun. Oh, but sana, sorry. Ganun. Kuwawa ka. And for the life yun, ha? Beer with me. Whatever, ayan. Okay lang. So, yung lalaki nang gawa ito, lalaki nang gawa ito, I salute. Pero after gawas, sana hindi na bago after that. Hindi ka na isip, mahirap ito sa'yo. Hindi na understanding babae or hindi, something. Hindi ka ba, hindi ka ba naiinggit sa pag nakita mo sa TikTok? Never. Kasi alam ko hindi I cannot. No, hindi mo malang naisip, ah, gusto ni Sarah yung ganito, ganyan. Hindi. Kahit ano sabihin mo, hindi. Ayoko. Nakakainis talaga, tingnan nyo. Hindi, Sarah. Sige, how many times you expect I give you flowers? Example, this anniversary, bigay ko flowers. Next anniversary, expect mo ulit. Pero one thing naman na maganda kay Bazit. Hmm. Bibigyan ka niya ng madaming fruits. Oo. Oh. Diba? Yun dapat healthy, di ba? Uh-huh. Yan, sige. Si Thelma Suminta Aquino. Na-Google sa Google pa talaga si Baljeet how to date a Filipina impressive. Alam niyo bakit? Close mo yung ears mo, tinga mo. Sabihin ko. Kasi patay na patay ka sa akin. Hindi, listen mo. Ah, hindi ka alam, patay na patay sa akin? Alam mo yung friend ko na mataba? Ah. Anong suggest niya sa akin? Paano no date Filipina? Sabi nila, kung hindi ka na approach maayos, hindi ka na aggressive, hindi na kuha sa'yo. Like, first date kiss mo na lang para sa'yo na yung babae. Ganyan yung suggestion niya. Bad naman yun. Yes, that was bad na. Wala namang ganun. Sabi niya. Sasampalin ka nun. Eh, ewan ko kung ano experience or gusto niya sampulin ako. Ewan ko, ganyan yung sabi niya. Then, I was medyo parang broken ba tawag yun? Sabi ko, ganun ba? Hindi naman ganun kasi I experienced that walang ganun. Kasi iba yung tingin nila dati. Google as ako kasi, di ba? Nobody to help me here that time to hanap ng babae maayos. Mm. Nobody help. Sa akin kasi wala. So Google is everything. Google do every work. Wala ba ligaw-ligaw sa India kasi puro arranged marriage. Revenue. Wow, maganda yung pangalan niya. Revenue. Revenue. D-I-R. Meron ligaw-ligaw sa India pero iba. Tago-tago mo sa parents niya. Tama, tago-tago mo yung sa friends mo. Basta, sometimes it's one-side love. Like in college and school, may you like ako. Girl. Wait lang, you like a girl, then dito mo lang you love mo. Parang sa akin, first love dito lang, then she get married, then yak-yak lang, then okay na yun after few weeks and months. 50% love marriage. Tama, 50% meron arranged marriage din. Then arranged marriage is more successful as of now than sa India. Kaysa love marriage. Mm-hmm. Kasi, love is yun, sa ligaw, yun yung problema. Una, super sweet. Then, things change when you get married. Diba? Bigay mo, par limit, wag over na gawa mo that affect your relationship after marriage. Diba? May question ako. Hmm. If magkakaanak ka ng babae, hmm, gusto niya love marriage. Hmm. Okay lang, basta maayos yung lalaki. Really? Walang pamilya. Hindi dapat malandi. Hindi dapat yung... Para pag medyo malandi. Hindi. I will take care of that thing personally. Paano walang pag... problem na... For example, love niya yung guy.
na may mga red flags kang nakikita, what will you do? I will talk to her. Hindi dapat ganyan. Then talk to din kay lalaki kung kaya niya ba ayos. Kung hindi niya kaya, barilin kita. Siyempre, ayaw ko na mahirap ang buhay na anak ko. So, hanap ka ng arrange. Oh, yes. If she cannot find a good... Siyempre, yun yung concern ko. Hindi ko pwede na bigay kahit lalaki, kahit babae. Tama, kung lalaki din, kuha niya malandi ng girlfriend, hindi na salita na how to talk to parents, hindi niya marunong na how to be in a family, how to build a family. Tama. Then, kahit lalaki, kahit babae, ay di, hindi ko tanggap. Okay. Both are same. Lalaki, babae, walang problema. Basta, kung lalaki, paano pag yung anak mo, gusto niya, ibang religion? Ano ibang religion? Like, na babae? Babae from ibang religion. Ganon? Oo. Okay lang. Na? So, ano bad, bad dun? Okay. Kasi parang galit na galit kayo sa... Hindi. I can get married, second marriage to that religion. Walang so, walang problema sa religion, caste, and anything. Basta tao should be good. Mm-hmm. Yun lang only requirement. Personality. Yes. Oh, sige, ano yan? Yan? Camper? Hindi, ito. Basahin mo yan. Yan. Gusto ko yan. Basahin mo yan. Okay, let me dulaw. Dulaw ba yan? If you give flower to your loved one, she's very happy that time because she think you love him. Mostly in Valentine's Day. Parang nag-loading ka. Ha? Parang mahirap pa rin ah. Bigay ko na this Valentine's. Ha? Pero, bigay ko diba this Valentine? Oh. Pero now, next year, Valentine will come again. And I have to give again. If hindi ko bigay, mali ako noon. Diba? Wrong ako doon. Changed ako doon. Then I am not the same. Diba? Hindi ka na same. Change ka baby. Diba? Ganun. I am telling the consequences. Hindi, okay na sa akin. Giving is good. Wait lang. Okay na sa akin kahit walang flowers. Basta may gold. Diba sabi ni mami? Ano? Okay lang. At least, that will, hindi na kailangan cut yung plants and bukod doon, if we have bad time, in that time, we can use that as our security. Tama, kung fail yung kidney ko. Pwede. Ha? Pwede. Surprise yun, ha? Yes. Sige. Okay lang. Papanood ko sa... Yes. Kailangan mapanood mo to sa Valentine's Day, ha? So, yun yung, yan din. Sana turn tayo yung gifts sa ganito. Coating stage tayo. Tama, ulitin. Back to 4 years of ano. Pagod na akong magrinig sa boses mo. Sige na, bye-bye na. Pagod na siya. Ganyan yung behavior. Ano ba? Sige na, ano yun? Ganyan yung behavior niya sa akin. Kita niyo? Hindi. Walang hiya. Hindi kasi, konting answer lang, baby. Nasayo kasi 2 paragraphs. Parang sakit sa tenga. Bye, guys. Bye, ah. Gusto ko sana usap.